Hi, welcome back to my channel. This is the Mr. Channel, and on this episode, we are gonna do a full face makeup. Plus, as you can see here, this is your maarteng mga mayan reacting. So that means we are going to do a reaction video. And the video that we are going to react on is the latest live stream of I Am Shan Wayne and Mang Temyong featuring their guest, si Secretary Paras. And before we do that, I just want to say that the products that I will use on this video will be flashed on screen if magawa ko siya, or you can find them sa description box below. Okay? And I just hope that you'll be able to focus or concentrate watching me doing my makeup and while watching or reacting to the video of the live stream of I Am Shan Wayne and Mang Temyong. So, pahiram po ng video nyo. I Am Shan Wayne and Mang Temyong. And the reason why we're going to react here is because they tackled on questions about yung pag-cover nila kay or pag-cover nila or pag-react nila sa mga ginagawa ni Senator Raffy Tulfo. So that. And I'm just gonna wait. Let us do that. Let's go get on with it. So what I'm just going to show you is yung part na naabutan ko from last night or early this morning, because mga I think that was 1 a.m. And I didn't know na tumagal pala sila ng 5 hours during their live stream. So we are going to cover lang from the time na naabutan ko until the section or the part na kung hanggang saan ako matapos with my makeup. Okay? So that's what we are going to do. If you want to watch, I'll share the link to this live to this live stream sa description box din. Okay? So, yan. Because, you know, finally, marunong na ako gumawa nitong naka-inset na video. But, yung left and right ko pala is kailangan kong practicein pa. So, okay, let's go get on with it. And if you have questions about the products that I will use, just feel free to comment them na lang on the section below, on the comment section, and I'll be posting in between the video for my insights or my reaction or my opinion. Okay? Okay, let's get on. Attorney. Wait lang. Papanikin na rin natin. Wait lang po. Okay. While waiting, I'm going to put my... Open lang natin yung live. Higa ako na tarad. Ayan. Si Paras. There you go po. Ayan. I wait, i-forward natin ng konti. In message. Oh, wait. Timpla na ako ng kape. Go! I think I have to drink too. Ayan na. Ayan na po. Andito na po yung guest natin.
Sek, magandang umaga sa iyo, Sek. Ay. Sek, kasi patulog na po yata kayo. Hindi, dito ako sa Negros in my resort spending the Holy Week here. Ay, happy Easter po pala, Sek. Oh, happy Easter sa inyo din, mga panyeros. I just chance upon your program and interesting pinapatronize niyo yung criticism ko kay Idol eh. Sek, pare-pareho lang naman po tayo nag-criticize kasi nakikita po. Yeah. Good morning, Sek. Oo. I'm honored to be with two panyeros. Ateneo? Mga law student po kami. Ah, law student. Oh. That's nice, Oh. Maswerte kayo ngayon dahil hukang online na yata yung exam ngayon eh. Hybrid po. Hybrid. Oh, yeah. Well, I'm so honored, really, ha. No, I was just intrigued by kasi personally kakilala ko si Marlica. I chance upon her when I was in LA. Mm-hmm. She's based there eh. Opo. Now, yung tungkol lang sa kasi oh wait, this is the part na si Maharlika pa yung pinag-uusapan nila. But let's just continue with it, Parang puzzling sa iyo yung kinikwento niya tungkol doon sa extraction. Sa extraction. Well, if you'll allow me to share the bits and pieces of that story. Mm-hmm. Maybe I can Word natin ng konti. Actually wait lang. It's a story about a personal friend. Siyempre, maski tayo sa grupo natin, hindi natin ma-avoid na mayroong hindi loyal din sa grupo na nagsusumbong din sa mga pinaggagawa natin, di ba? Yeah. So yun ang mga sources ni Marlica within the circle then of the peers of the niya. Mm-hmm. Yan yung word na nabudol. I just dahil dito sa vlog natin nakakasalamuha ko siya. Then mm-hmm. One time I was in the US, she found mm-hmm. out, she went out of her way to meet up with me. Mm-hmm. Tapos kwentuhan lang, wala namang So I found out that she's working, she's well off in the US. Mm-hmm. Mm. So yun lang, nagkadisgusto lang siya. Sorry forward ko. Sa but I don't know if he's the guy kasi medyo may edad na to eh. So I don't have ability to win the presidency. Mm-hmm. Kaya marami nang pumuporma na baka ma-appoint tayo, ganyan. So the influence already started from there. Makes sense. Diba? So she can wield already certain influence. Mm-hmm. Kaya yung sa video na mention mo, Panyera, yon? The lady na pangalan Louie. Sorry, Louie is the wife. Flu-like. nagiging flu-call. Flu-call daw ang tawag kasi kumuha sila para lang ma-file sa piskal at ma-issuean siya ng warrant of arrest. Open, he will also be opening a Pandora's box kasi hindi lang naman siya ang marunong di mag-file ng kaso. Case? RT or Rafiko? Dapat dadakpin paano siya madakip hindi naman yung address na ginamit doon sa pagfile ng charges is a fake address. What they're talking about at this point is yung kung paano na servan ng
case yata si Maharlika. So that was that forward ko na, because we are going to concentrate more on yung discussion nila about covering Rafi Tulfo. Yes. Hindi naman fake in the sense, kasi they really went out of their way to get somebody with this, almost the same name as her. Para lang makuha yung address. Parang ganon. Nawawali lang attorney. So yun ang ano, that's it's funny na, you know, kaya I enjoy kasi retired na ako eh, so ang ano ko ngayon we agreed with this friends of mine, so na mag-vlog tayo. Podcasting. So, podcasting tayo, sabi ko. So, anyway, pero yung mga... if you don't mind me asking po, attorney, may mga questions po tayo coming from our, ano, from our... Sige, please, oh. May ano dito, ayan, finish po natin dito, coming from Living the Green. Sabi niyo po, Secretary Paras, are you ready in case RT or Rafi Tulfo decides to take legal actions against you for calling him out? He's the notorious for that, sabi niya. That's part of the territory, eh. Mm-hmm. I mean, filing a case is one thing. Having a conviction is another, di ba? Opo. No, tayo naman, dapat ready tayo dyan. Pero, alam mo, we only depend on our constitutional right, eh, di ba? True. Parang he will also be opening a Pandora's box. Kasi, hindi lang naman siya ang marunong di mag-file ng kaso. Yan din po sinabi ni Attorney Dibayan. Oh. Eh. Alam mo, wala lang talagang taking the cudgels to defend a lot of people na minamalign at binabastos. Mm-hmm. So, gaya ng mga pulis, kawawa, di ba? Ika, between you and us, Panyero. Opo. Mm-hmm. Mukhang mga turumpo yung mga pulis doon. Hindi sila makapagsalita, gagaya nung Colonel Regional Police Director or ano, mataas na rangko. They earned that. Tapos babastusin mo lang na no, sinungaling ka, ganyan, oh. Mga ganyan words. Mm-hmm. Di ba? Hindi naman siguro tama 'yan. I mean, let them explain first kung binigyan mo na sila ng chance, eh hindi makapagsalita eh. Opo. So this is the part na even for a man like Secretary Paras, napansin niya rin talaga yung very unlikely attitude ni Senator Rafi Tulfo. Not really unlikely. Very hindi appealing na attitude or manner ni Senator Rafi Tulfo when dealing with resource people na ini-invite doon sa Senate hearings. So, for a person like him to even notice that, talagang masasabi mo na, teka lang, medyo hindi nga siya kaaya-aya na dapat hindi siya talaga ginagawa ng isang senador when conducting yung mga Senate hearing na yan. Diba? Mm-hmm. Eh, they're not accused. They are resource persons. Very well defined yan doon sa Parmalee case eh. Mm-hmm. Diba? Opo. So yun lang. Ako kasi, ay, alam mo, palaban na ako ever since. In fact, I was the one who had Andres Bautista impeached.
Yeah, naalala ko yan. Opo. Oh, si dati I call him Trililing, pero French na kami. I call it. Him Senator Trillanes. Oh. Nag-away kami niyan, pero tapos na ang eleksyon, tapos na wala na si Digong. He extended his hand of friendship. So, I went out of my way to have magkukonvict na sana siya sa kaso eh. Kasi pinailangan ko siya ng grave threat eh. Ay, grave threat? Kasi, alam ko libel. No, grave threat kasi he threatened to kill me in the halls of Congress. I mean, in the plenary hall. Nagkamali siya kasi when he did that, ang testigo ko si Secretary Duque who heard everything. Pero tayo naman, kung makapagpasensya tayo, he extended his hand of friendship. And nag-usap yung dalawang lawyers namin. I really went out kasi for a case to be dismissed, you have to testify yourself na you're not interested anymore. So, pinaunlakan ko siya. So here, you know, dito ko nakita and napansin talaga yung parang if yung mga educated people na nagka-clash, nagkakaroon ng conflict, and they decided to take things legally, na they really do go through the process even to dismiss cases like what they've filed, di ba? Hindi siya, dito sa pag-share ni Secretary Paras, na nalaman ko na parang it really do take good men to follow the process if gusto talaga nilang merong peace between them. Diba? Hindi siya yung parang basta-basta na lang or ganun-ganun na lang pag gusto mong i-end yung isang bagay na let's say alitan or hindi pagkakasunduan, hindi siya ganun-ganun lang na ayoko na pagdating sa batas or kapag iniakyat mo into something legal or serious, yung mga pangyayari, you really do have to be serious about giving yung kung ano yung kinakailangan or requirement para ma-process and talagang para ma-finalize na it's over, it's done, it's dealt with, it's okay. Parehong parties na nag-away ngayon nagkasundo and it's legally settled and formally ended between the two parties. And right now, as sinasabi ni Secretary Paras, they're okay now. So, di ba, parang mga gentlemen then pala after all. Kaya, that's, alam mo, nasa kanila rin yan kasi pwede naman tayong hasilin pero hindi naman tayo pwedeng hindi rin manghasil sa kanila. Kaya ako, private person na ngayon eh. I don't mind going to jail but sila, can they afford to go to jail when they have ambition to become somebody in the future or something? Eto, very malaman tong statement na to ni Secretary Paras. Because to me, it rang a bell na parang, nga no. I mean, if sa kanya yon, then he's got nothing to lose. Diba? Kung siya yung masasampahan ng somebody na merong ambition pa, let's say political ambition, then sino ba yung nasa losing end sa kanilang dalawa? Kasi siya, he's already gained whatever it is yung goal niya sa career niya, while the other one on the other end is papunta pa lang, pa-achieve pa lang kung ano yung gusto niyang ma-achieve. And he's working towards that alongside, meron siyang mga hinahasal ng mga tao alongside it. So sino ba yung merong mas malaking mawawalan in the long run? So very, very insightful yung binigay, sinabi ni Secretary Paras at this point. Medyo naano ako dyan.
napaisip din ako dyan na parang, oo nga, no? So, titingnan mo na lang yan sa kung sino ba sa dalawang nag-uumpugang bato yung mas merong gustong marating or mas merong wino-workout na goal na mas, in the end, is mas mawawalan. Hindi man siguro tayo. Papakapit tayo dito, attorney. Hindi. Kasi wala, alam mo, if you listen to my, to yung blog natin, walang malis eh. There's no malis eh. Libel, dapat malicious yung ano mo. Wala namang malis because pinapakita natin yung video kung anong ginawa niya. Yeah. So we just commented on his wrongdoings, di ba? So wala naman tayong bad intent. Siguro ano yan, pag-aralan mo yan sa next class mo. Okay, on this part, ito yung masasabi ko. Ano yung sinabi niya? Ano yung... Ulitin natin. Shucks. Biglang nawala agad eh. So, pinaunlakan ko siya. Kaya, that's, alam mo, nasa kanila rin yan kasi pwede naman tayong hasilin pero hindi naman tayo pwedeng hindi rin manghasil sa kanila. Kaya ako, private person na ngayon eh. Okay. I don't mind going to jail, but sila are... What do you think about Rafi Tulfo filing cases sa mga vloggers po na kinikritisa siya? Alam mo, you should not be on your skin. Kasi, hindi mo nakita yung sarili mo kasi sa salamin eh. Opo. I think you first have to look at yourself. Kasi when he did that, ang testigo ko si Secretary Duque. Hindi. Kasi wala, alam mo, if you listen to my, to yung, so, pinaunlakan ko siya. Kaya, that's, alam mo, nasa kanila rin yan kasi pwede naman tayong hasilin, pero hindi naman tayo pwedeng hindi rin manghasil sa kanila. Kaya ako, private person na ngayon eh. Ay, I don't mind going to jail, but sila, can they afford to? Libel, dapat malicious yung pwede naman tayong hasilin, pero hindi naman tayo pwedeng hindi rin manghasil sa kanila. Kaya ako, private person na ngayon eh. I don't mind going to jail, but sila, can they afford to go to jail when they have ambition to become somebody in the future or something? Hindi man siguro tayo. Papakapit tayo dito, attorney. Hindi. Kasi wala, alam mo, if you listen to my, to yung blog natin, walang malis eh. There's no malis eh. Libel, dapat malicious yung ano mo. Wala namang malis because pinapakita natin yung video kung anong ginawa niya. Yeah. So we just comment. Eto, yun. Alala ko na yung sasabihin ko. Sa part na to, parang kagaya ka ng sinabi ni Secretary Paras, what yung mga small vloggers are doing are simply reacting to what Senator Rafi Tulfo is doing. And apparently, for the small vloggers, mali, may mga mali dun sa mga ginagawa niya. And that's where they are reacting. Yung sa mga mali. And yung react nga eh. React. So may stimulus, may reaction. So yun lang yun. Walang bago dun na, walang bago na sinasabi na makakasira dun sa personality, or in this case, Senator Rafi Tulfo. Kasi what they are reacting on is simply what, or based on what he is doing. It's a reflection. Reflection halos lahat eh. Reflection ng mga pinaggagawa niya.
consequences ng mga pinaggagawa niya. Apparently, mas marami siyang ginagawang mali or distasteful or hindi maganda kaysa sa maganda or tama. Kaya, there is this bunch of small vloggers pointing out to the public na, hey, hindi ito okay or hey, hindi ito maganda. So, why are you tolerating it kung ikaw yung, let's say, fan or tool fanatic? Bakit mo tinotolerate yan na ginagawa ng idol mo if you are asking for progress? Diba? Gusto mo ng kaunlaran, gusto mo ng magandang buhay, pero yung pinupush mong maging leader is hindi naman maganda yung ginagawa. Or, kumbaga, salungat sa progress, sa pag-unlad, yung mga pinaggagawa niya. Pero sinasabi niya lang na para sa progress or para sa pag-unlad, para sa ikabubuti ng mahihirap yung ginagawa niya. Sinasabi niya lang, pero iba yung ginagawa niya. Most likely kasi ganun yung mga nangyayari eh. Kaya, like what Secretary Paras is saying here, hindi siya malicious. Hindi siya malicious kasi kung sa tingin mo, yung ginagawa, sinasabi ng mga vloggers is nakakasira sa'yo, bakit hindi mo i-check kung yung ginagawa mo ba is nakaka-build up para sa'yo or nakakasira naman talaga para sa'yo? Commented on his wrongdoings, di ba? Wrongdoings. So, wala naman tayong bad intent. Siguro, ano yan, pag-aralan mo yan sa next class mo. O sa bar exam. Attorney, since nandun na po tayo sa cyber level, cyber level, may tanong po dito coming from teacher po, si Teacher Mark po. He's asking po na what do you think about Rafi Tulfo filing cases sa mga vloggers po na kinikritisay siya? Alam mo, you should not be onion skin. Kasi, hindi mo nakita yung sarili mo kasi sa salamin eh. Opo. I think you first have to look at yourself, what you have been doing, bago mo rendahan yung iba. Because for all you know, kaya lang naman nila ginawa yan dahil pinapansin ka nila for what you're doing, di ba? Opo. So, kadami naman mga senador dyan na pabalik-balik na lang pero wala namang bumibira sa kanila because maybe they knew their limits, di ba? Mm-hmm. And may ruling na rin naman po ang SE regarding dyan po, di ba? Alam mo kasi in one of my blogs this is what I said. Alam mo kasi yung mga rulings kasi, mga jurisprudence, it's after the fact na eh. Mm-hmm. Di ba? Bago ka hintuin, nagawa mo na, tapos saka lang ka papile, tapos saka lang ilalabas yung desisyon, nagawa na. Di ba? So halimbawa, sila gagawa ngayon ng ganito. Halimbawa, kung mayroon ngayon ginagawa nito ni Idol, itong mga ganito, somebody files a case in the Supreme Court. Opo. Tapos lalabas ngayon, nanalo yung guwan, may jurisprudence. Tapos na, after the fact na. Tapos, the senators will never, kasi nasa mind nila kasi yan na jurisprudence naman yan eh. Hindi naman yan self-executing eh. So pwede ka pa kaming gumawa uli ng violation. Eh, bahala kayo mag-file uli sa Supreme Court. Di ba? Parang ganun eh. So, hindi talaga sila napipigilan kung gusto nilang gagawin. Because passive kasi yung decision ng Supreme Court eh. Wala namang justices na sabi, "Hoy, pare, nagba-violate ka nitong decision namin." Pero bang ganun, wala naman, di ba? Wala po. Ha? Wala po. Ano? Wala po. Wala pong ganun. Oo, kaya some of them also did not read the jurisprudence. Some of them do not wait lang.
Okay, sorry. Wait lang. Naglobat kasi yung laptop. So, let's continue. Hold on. Understand the consequences of their actions. They think na senador na ako eh. I have this power. Nabasa lang nila yung rules. But they did not read between the lines. Papakuntem kita. Papakulong kita. Pero, what's the basis? Hmm. Kasi may yung mga rules na yan, pinag-aralan niya ng creator of those rules, anong consequence niya, di ba? Pero kung gagamitin mo lang with impunity, eh, anong mangyari sa ating ano, ating taong bayan? You're defending the poor. Okay, sige, mga parati siyang sinasabi, oh, ito, mga mahirap, sinasabi ng mga nanay at tatay na hinihingian sila ng pera doon sa pinapakontribute, yung inaano niya si Sara Duterte, oh, di ba? Oh my God. Inaano niya. Oh, pero what about mga mahirap yon? Pero he doesn't realize na yung mga resource persons tulad ng mga police, mayroon ding sariling kailangan nilang lipensahan sila kasi hindi pa naman sila kriminal eh. Yes. Di ba kung mumurahin mo at I will put you to the cell. I will call you in contempt. Singlungaling ka. Oh, who will defend them? Diba? Walang nagdidepensa sa mga tao na yan. Kasi yung amo nila, even bato, hindi makasalita. When in fact, he's supposed to defend kasi kabaro nila yan. But he just kept quiet. Nagsalita na lang siya nung after po. Wala na, diba? Nag-sorry so, pa po siya. Oh, but kayo, kung conscious kayo about the rights of these people, parang deep inside you will also feel parang ako yung minura doon ah. Mayroon akong explanation pero hindi ko masalita dahil tinatakot ako. Hindi ako pinapasalita. Who will take the cudgels for these people? Yun nga rin po yung sinasabi ni Attorney Libayan na parang we are not here because we hate Rafi Tulfo. No, that's not the point. Kino-correct namin yung mali so people will be educated sa tama. Oh. Actually ito, oo. Ito kasi yung hindi makuha-kuha ng mga Tulfo vloggers and yung mga Tulfo fanatics. Yung mga small vloggers sa side ni Attorney Libayan, itong kay sa side ni Secretary Paras, kina Kayo, kina Attorney Claire, bino-point out nila yung mga hindi magandang ginagawa ni Rafi Tulfo para na rin sa benefit ninyong mga Tulfo natics. Kasama na ako, actually. Bali, hindi naman nila ina-attack yung si Tulfo, yung person, si Tulfo as a person. Ang ina-attack nila is yung mga ginagawa niya. Yun ang ina-attack nila. And that people should know na hindi maganda yung ginagawa niya para na rin sa benefit ng mga tao. So actually, these small vloggers na tinatawag nila are actually after sa awareness ninyong mga tool fanatics na kailangan kasing maging aware kayo dun sa mga maling nangyayari. And at the same time, maging aware kayo and matuto kayo dun sa mga dapat na malaman nyo na makakatulong sa buhay nyo in the long run. Yun yung ginagawa nito ni na I.M. Shanway, ni Namang Temyong, ni Attorney Libayan, ni Attorney Claire, ni Kayo. They are teaching us. Ako ha, maarting mamamayan ako. Natututo ako sa kanila. Nag-guide nila kahit papano yung mga discarte ko sa buhay every day because of what I learned from them. Kasi sinishare na nila na, oh, pag naipit ka sa ganitong sitwasyon, ito yung most likely na mangyayari sa'yo.
So para maiwasan mo, ganito na yung gawin mo. Ngayon, baka hindi mo naiintindihan yung sitwasyon mo, ganito ang mangyayari niyan kapag ka naglabanan kayo ng legal. Legalan ang labanan. So yun yung ginagawa nitong mga tao na to. Sa kaso ni Rafi Tulfo, especially do sa programa niya, ang daming kasing ginagawa doon or pinapakita doon na hindi kaaya-aya, hindi nakaka-motivate ng tama. Motivate ng tama sa mas maraming mamamayan, yung mga pinapakita doon na binibigyang explanation or kalinawan nitong mga small vloggers na to, yung mga sitwasyon doon na dapat hindi nyo yan ina-absorb. Mali yan. Yun yung mga sinasabi nila. And at the same time, binibigyan nila tayo ng tamang kaalaman para matuto tayo. And at the same time, uunlad tayo. Kasi lahat naman tayo gustong umunlad. Lahat naman tayo is for progress. Yun yung ginagawa nitong mga small vloggers na to. They are not really after Rafi Tulfo. They are all after the followers of Rafi Tulfo. Kasi ang dami nyong, imbis na nakakalusot kayo sa mga hindi magandang sitwasyon sa buhay nyo, mas lalo kayong nadidiin because of what Rafi Tulfo is doing or because of kung ano yung ginagawa ng programa nila. Mas napapahama kayo. Yun. Kaya, these vloggers are actually after you. Kung Tulfo natin ka, or kung fan ka ni Tulfo, they are after you. They are after converting you into thinking otherwise na hindi mo kailangan ng isang Rafi Tulfo para umunlad yung buhay mo. Hindi siya ang savior mo. You don't actually need a savior. Ang tanging makatulong sa'yo is ikaw lang mismo. Kapag natuto ka, kapag mas naging aware ka sa mas maraming bagay, mas matututo kang isalba yung sarili mo. Yun yung ginagawa nitong mga vloggers na to. Okay? So, ito lang example, Panyera. Ito lang very clear example. Yung dahil nga gusto niyang kumita sa program niya. Kasi wala, hindi pa naman siya senador. He wants to, syempre, gusto niyang i-sensationalize. So, pinakialaman niya yung babae na nagsumbong kasi hindi natuloy yung marriage. Minumura niya yung, ano, yung isang sundalo who was in the middle of the battlefront. Sinasabi niya na, oh, but ayaw mong magsalita ngayon at harapin mo itong babae na iniwanan mo yung kasal. Sabi, sir, nandito pa ako sa kuan. I'm in the middle of a war or a fight. Tsaka na lang, sir. Ay, hindi. Duwag ka. Binibaby ka ng mama mo. Nakita ko yung video clipping na yon. Sobrang sama. Actually, hindi talaga ako nanonood ng mga videos ng Rafi Tulfo in action. For the sole reason that I don't want to contribute views sa channel nila. Kaya itong mga video clippings ng mga Rafi Tulfo in action, nakikita ko lang yan sa mga pagko-cover ni na Attorney Libayan, ni na Kayu, yani nila Teacher Mark Reacts. Doon ko lang napapanood yung mga videos na yan, doon sa Rafi Tulfo in action. Kaya doon ko lang nalalaman na sobrang lalangan ang mga pinapakita nila. So, I really don't even want to go to the RTIA channel. Because thumbnails pa lang sasamaan eh. I mean, kumausap kayo ng mga totoong magagaling na professionals na into video production, movie making or movie production, sobrang sasabihin nila, mga distasteful yung mga nakikita doon or yung coverage doon. And isang bagay lang din na sasabihin ko or isishare ko as a graduate of mass communication na nag-take up ng broadcasting and video and music production.
I see Rafi Tulfo or his program, I see his program as nothing mere or nothing more than a TV program. Na ang topic nila is ang sama eh. Ang topic nila mostly on the Filipinos' misery. Yung mga miserableng sitwasyon, miserableng pamumuhay. Sabi ko nga dun sa dati kong video na hindi sila, for me ha, in my opinion, hindi sila nagka-classify or nagka-qualify sa category ng public service. Because they don't really do public service. It's more on they feature. Fini-feature nila yung kalagayan mo or yung scenario mo or yung problem mo para magkaroon sila ng ipapalabas sa TV nila or sa show nila. It's nothing more than a show. Yung Rafi Tulfo in action na yan. Kasi nga, sabi ko sa inyo, example ko na nabanggit ko noon is yung Kapwa Ko Mahal Ko. Doon, the kind of public service that they do there back then, was yung talagang mga public service announcements, like yung mga taong may medical problems, hinahanapan nila ng mga donors or ng mga sponsors kung sino yung pwedeng mag-sponsor na mapa-opera yung certain people. They do like public service announcements, if merong nawawalang tao, sobrang tagal ng nawawalang tao, may konting, wala akong maalala if meron about sa mga conflicts ng mga police and all. But more on, yun nga, yung mga medical issues, yung mga nawawalang tao, yung mga naabusong mga empleyado, and they really do resolve the issue. And then, alam mo yun, parang ini-interview lang and all, anong nangyari, ganyan-ganyan, and then saan sila i-refer, and then I really cannot remember most of it. But ganun yung mga issues na tinatackle doon. Wala masyadong mga family problems or family issues. Very seldom yung mga ganung away pamilya, away kapitbahay, ganyan. So, yun nga, hindi yun nakikita ng mga Tulfonatics na kaya ganyan magsalita si Rafi Tulfo, it's because he's a host. He is a host. Especially pag nandyan siya sa program niya. So, kinakailangan niya parang yung mga radio announcers sa mga afternoon program sa mga radyo, kailangan modulated yung boses, kailangan makapagdamdamin magsalita, mabulaklak magsalita. Ganun lang si Rafi Tulfo. For me, in my opinion, he's just like that. He's nothing more like a host than a host. Ganun siya. So, if hanggang ngayon, napapaikot ka pa rin niya at nadadala ka pa rin niya sa mga mabubulaklak niyang mga salita na tulong sa mahihirap, tulong sa ganyan, sa mga pobreng kababayan, I think nandun ka pa rin sa bilang ng percentage ng mga taong talagang kailangang tulungan na maiba yung pananaw, yung mindset, yung kailangan dagdagan pa yung kaalaman mo sa tingin mong hero mo, pero hindi naman siya talagang hero. I'm so sorry. Pero, I mean, ganon. Ganon. Duwag ka. Oh, tapos, he realizes pala na namatay yun dahil sa pagdepensa sa ating bansa. Oh. Simdi po yun. Can you imagine that? Tsaka most often than not, hindi nare-realize ni Rafi Tulfo yung mga binibitawan niyang salita, kung ano yung mga impact nun sa tao at saka dun sa receiver nung ina-address niya ng ganung pananalita or claims like duwag ka or you're not
a suitable leader. Hindi ka dapat leader dyan sa grupo na yan ng mga police or whatever. Basta sa kanya is masabi na lang yun. Kasi pagdating sa script writing, may impact yun eh. Pagdating sa script writing, maano yun sa pandinig ng taong mahilig sa mga drama-drama, sa mga serye-seryeng ganyan. Ano yan eh, laging laman yan ng script, comics, pelikula, TV series, telenovela, ganyan na mga wordings, mga salitaan ng, sa mga ganyang dramahan eh. Kaya, which is ginagamit lang naman or ini-employ lang naman ni Rafi Tulfo or ng mga tao dun sa programa niya. They're just manipulating people with their words. That's my opinion. Ay, sorry. Wait, nangyari. Senador dyan, ah, pabalik-balik na lang, pero wala namang banya yung babae na nagsumbong. Kasi hindi natuloy yung marriage. Minumura niya yung ano, yung isang sundalo who was in the middle of the battlefront. Sinasabi niya na, oh, but ayaw mong magsalita ngayon at harapin mo itong babae na iniwanan mo yung kasal. Sabi, sir, nandito pa ako sa kuan. I'm in the middle of a war or a fight. Tsaka na lang, sir. Ay, hindi. Duwag ka. Binibaby ka ng mga, ng mama mo. Duwag ka. Oh, tapos, he realizes pala na namatay yun dahil sa pagdepensa sa ating bansa. Oh. Same po. Can you imagine that, di ba? Kayo, if you were kapatid nyo yun or whatever, pinag-ano mo na, ini-slur mo na siya during the program, what would you feel about it? Tapos, when he found out, parang, I don't know if he felt guilty, pero parang natamimi siya, pero ginagawa na naman niya ulit. Di ba? Wala naman po yatang remorse si Rafi Tulfo sa mga sinasabi. No, kayo, I mean, you have observed him. Yes, wala siyang remorse sa mga sinasabi niya. Alam mo yung tipong, mas maingay pa siya or mas malakas pa siyang magsalita kesa dun sa taong actual na nakaranas nung experience. Para siyang ganun eh. In my opinion ha, and in my observation, ganun siya. Parang narinig niya lang na, kunyari, sa proseso, narinig niya lang na ganito ang nangyayari dyan. Tapos siya yung mas marami pang sinasabi, mas nadadagdagan niya. Kasi nga, di ba, sanay na siya sa ganun kalakaran dun sa programa niya eh. Script eh. Scripting lang yan. It's a matter of writing. Most likely ganun eh. Kasi ang nasa ano lang niya talaga is to please yung mga audience niya na mahilig sa drama. Kasi in fact, may pinakita. Sino ba ang pinakita? Si Kwan? Sino po? Si teacher. Teacher ano? Teacher Mark. Ah, may pinapakita siyang video. Na special mention talaga dito si Teacher Mark. Si Teacher Mark reacts kasi ang galing din talaga niyang maghimay ng mga video ng Rafi Tulfo in action. And ang galing niya mag-research ng mga issues diyan sa Rafi Tulfo in action, yung mga videos. Galing din talaga eh. Pinag-away yung dalawa. Pero bago pinalabas yung video na 'yon, nag-usap na yung mag-asawa in front of, parang nag-amicable na. Pero dinramahan pa rin, pinaaway pa rin niya in the program. Pero tapos na, settled na yung dalawa. To sensationalize it, siguro kinausap niya yung dalawa na, oh sige ha, dramahin muna natin. Okay na kayong dalawa, nagkaayusan na kayo. Pero kita natin sa publiko na hindi pa rin kayo ayos. Alam nyo guys, gusto kong mag-react dito yung mga batikang scriptwriters ha.
dyan out there na nagsulat ng para sa TV and para sa radio. Meron kasing ano yan eh, difference yan eh. When you're writing for TV, iba yung mga elemento or iba yung parang recipe na kinoconcoct pag nagsusulat ka for TV, na kunyari if it's a gag show, a teleserye, or a variety show, iba yung script writing sa mga ganyan versus a script writing sa radyo, iba din. So I want yung mga professional script writers out there to comment and review ano ba yung style ng script writing dyan sa Rafi Tulfo in Action. And I'm sure marami silang masasabi because hindi impressive for me, ha? For me, it's not impressive yung mga ginagawa nila dun sa program nila. And also one thing na hindi ko rin talaga gets or hindi ko gusto in terms of quality is yung research nila dyan sa program nila. Sobrang hindi mo malaman kung anong klaseng research yung ginagawa ng research team nila dyan. Sobrang, most of the time, sablay. I mean, eto, nakikita ko dun sa mga ibang mga video clippings from other people before, ha, or yun sa mga shorts before, na para pagalitan mo yung staff mo over something na dapat na-research nila or na-cover nila dun sa research nila, and then papagalitan mo on air or on cam, that's that's if you're a director or an executive producer or a producer ng mga video for intended for mass consumption, let's say for broadcasting na ilalabas sa TV or sa radio, I think yung style nila dyan hindi papasa. It's just that maybe sa TV5 or sa TV5 na network, they are giving it a go signal because that's where they get their viewership. And remember, TV5 is not even a good top or not even a good third runner-up or third TV network back when ABS-CBN was still alive and is still very active and existing. Diba? Hindi nga siya steady sa top three spot. Diba? Minsan, natatalo pa siya nung channel na kung sino yung nagkikerry ng PBA before, ng basketball before. And I think for a time, natalo pa siya ng channel 23. May ganon. So, I think that's the only reason why namamayagpag sila or they're still on air back then because of yung sensationalism nga. And yun nga, parang for the ordinary people, sa mga simpleng mamamayan out there, yung storya nyo, minamagnify lang nila para mas maraming makakapture ng mga views or mas maraming manonood. But isipin nyo na lang yung klase ng episode ng buhay nyo na na-highlight dyan sa TV nila yan or sa programa nila yan. Nila na yan eh, maipagmamayabang nyo ba? Maipagmamalaki nyo ba sa mga kapitbahay nyo, sa mga anak nyo? Eh, hindi naman, di ba? Try to research that. Mayroong pinakita si ano? Yeah, si... Mga viewer po kami ni Teacher Mark. Mayroon siyang pinakita. Nakita ko nung... Kasi I started seeing his blog, I think, 2 nights ago. Sabi ko, grabe naman pala ito. Sa kanya rin po namin ito, kayo Tapos na pala yung, kuan, nag-ayos na yung mag-asawa, tapos papaawain mo pa para lang to create drama among your viewers. Isn't that, deceit? Di ba? I mean, actually, I have nothing personal with Idol. He's a friend. In fact, once upon a time,
we were partners in a tabloid business. Okay. No, pero imagine ha, si Secretary Paras used to know knows Rafi Tulfo in action way back then. And for him to notice yung mga sobra ng maling ginagawa ni Rafi Tulfo, sa mga fans ni Rafi Tulfo, that is already something, ha? That should tell you something about your idol na. Somehow, parang I felt bad na, bakit naman gano'n? Para bang masyado mong binubuli yung tao? Mm-hmm. Who's gonna protect these people? Okay. Kung gaganunin mo lang nagaganunin, parang I feel guilty about it. I've been with government. Hindi ko ginagawa yan. Tapos ngayon, retired na ako. Kawawa naman yung mga maliliit na. Kagaya nung sa SEC ba yun? Or sa LRA. Yeah. Yung land registration. Na may sinabi siya na, sir, mayroong ganun kaming regulation. Saan yan? Saan yan? Saan yung regulation yan? Kunin mo. Sinungaling ka, di ba? Kunin mo. Sir, pasensya, sir, hindi namin dala. Ay, hindi pwede yan, ipapakulong kita. Kunin mo yan. Pwede naman. Eto ah, I was in the assumption na yung mga resource people na ini-invite dyan sa mga Senate hearing is given like a letter stating kung ano yung coverage ng meeting nila, ba't sila inimbitahan. Yun yung impression ko ha, na kunyari, ang invitation sa'yo is about, let's say yung sa PC, oh, let's say dun sa, ano, sa yung case nga nun, saan yun yung manual hinihingi? Hindi niya dala. Kasi hindi naman yun yung topic nung invitation sa kanila, ba't sila pumunta doon? Tapos biglang gusto mong mag-umire ng document yung resource person na parang, oh my God! So akala ko, alam mo yun, parang pinapadalahan sila doon sa invitation or doon sa letter na binibigay sa mga resource person na yan. Akala ko naka-state doon yung coverage, kung ano yung mga kailangan nilang ipakita para makakapag-prepare sila. Kasi in-schedule naman yan, di ba? So, para makapag-prepare ka ng mga kailangan mandaling evidences or documents. But, syempre, kung ano lang yung tungkol doon sa topic na ba't ka pupunta doon? Wala nang iba. Ang sabihin mo, sige, kung talagang matino ka at you respect the rights of others, you can always say, sige, anyway, this is not the last hearing. We can, you bring it the next time. Diba? Yeah. Bakit mo gaganunin, duduruin mo? I think diba? Attorney, even yung kapatid niya, kinall out na siya, si Ben Tulfo. No. Style niya. Ano mo, parang, alam mo, sa atin-atin lang. Alam mo, maybe, I mean, when we were so many years ago, some years ago, hindi naman siya ganun eh. Parang na-overwhelmed siya dito sa, ano, he never expected to become a senator. Parang napasok sa utak niya yung parang defender siya, but being a defender, yung mga nakakalaban sa mga ini-imagine niya mga mahirap na tinatrample ay mga masasamang tao, mga villain. That's why this villain should really be treated harshly. Parang ganun. Yun ang nakikita ko sa kanya. Kayo, I mean, you have observed. Diba? Yeah. Medyo parang may ganun nga siyang ano, no? Dating aura na feeling niya yung mga nakaka-conflict ng mga sinasabi niyang mga mayayamang kababayan is mga masasamang tao without even trying to get to the facts to know ano ba yung pinagmulan ng conflict ng tao. Especially, let's say, sa cases ng mga mayayaman versus mahihirap, yung conflict nila, pagka tinignan mo
pagdating sa mga, let's say, ebidensya or yung takbo ng mga pangyayari, most of them is parang kaya sila nagkaroon ng problema is because, kunyari, yung mahirap mismo, hindi siya sumunod eh. Hindi siya sumunod sa patakaran. Or yung mahirap mismo siya yung may pagkukulang. Imbis na dapat, meron siyang nagawang paraan. Parang ganun eh. Pero kay Rafi Tulfo, automatically pag ikaw yung nagre-reklamo, ikaw yung ipagtatanggol niya without even looking into may karapatan ka ba talagang magreklamo. Diba? Tapos even if, let's say, in the middle of his program, na-realize niya na ang may kasalanan naman pala is yung nagre-reklamo, ito-twist at ito-twist pa rin niya, babalik ta rin pa rin niya yung scenario para lumabas na yung nagre-reklamo is yung pinagtatanggol niyang victim. Ganun siya. For some reason, yung observation ko is like that. Meron ba ako sa inyong kapareha ng observation? But he doesn't realize na itong mga tao na ito, may kalapatan din eh. Actually, napag-usapan po namin yan ni Panyero kanina, di ba? Bago po, kasi nire-review din po namin yung iparash ke paras kanina po and iniraran nga po naman. And yun, napag-usapan din po namin ni Panyero yung sana nung in-invite yung resource person is in-include na doon sa subpoena niya yung mga documents na kailangan niyang dalhin para pagdating mismo doon sa hearing, hindi na kailangan, pag hiningi sa kanya, kayang i-present. Sabi ko nga po, pwede naman po yung subpoena doon sa stakeholder na lang, di ba? Kung sakali man na kailangan. Oo, pero kung hindi ka nga abogado, wala ka nga, spur of the moment yung mga ano mo. Kung ano lang na di-develop na ideas model. You don't expect, alam mo, ako, I've been a member of Congress. Opo. Hindi mo ma-expect talaga, Panyera, na alam mo yung lahat na tatanungin sa'yo. Opo. Kasi, ang ipapaano lang naman sa iyo ng invitation or summon yung general eh. Opo. I-attach lang yung resolution, these are all general. Opo. Wala naman nitty-gritty eh. Opo. So kagaya noon, how did that lawyer expect na ma-develop yung issue towards that kind of thing? That would need that kind of circular document. So hindi mo talaga anticipated yon. So kung matino ka, the best thing that would have happened is give him a chance to bring it another day. Tapos, very absurd yun eh. Call your office. Hanapin mo yan doon. Call him. Siyempre, tayo, you've been an office, you've been ano, hindi naman yan automatic na pagtawag mo doon eh, nakaready yung document. Eh, siyempre, i-research pa yun kasi hindi naman off the cuff yung mga documents na yan. So, they expect this guy to get it. Now, pagka hindi niya makuha, parang the prospect is, wow, kawawa naman ako, iko-contempt ako at makukulong ako. Can you imagine the torture of that young man na lawyer? Yeah. Nga, knowing na itong tao na ito marahas sa mga tao, yeah, takot mo lang. That should be felt by them na kawawa naman yung tao na ano. Tsaka the same, pareho kayo public official, kumikita ka sa gobyerno, kumikita rin ito, nagkataon lang na elected ka, ito appointed. So, anong difference? You are all ano, fed by the government. Di ba? So, why should you be harsh to your co-worker in government? Attorney, may regarding... That's a good point. Something that I think and I observe on Rafi Tulfo is hindi niya nare-realize na
pare-pareho silang taga-gobyerno. I mean, 'di ba? Pare-pareho sila diyan. Kaya sila naghihiring diyan is para nga makaisip sila ng ways, ng paraan para maging seamless lahat ng takbo ng trabaho diyan sa gobyerno para yung buong Pilipinas eh nakikinabang sa magandang gobyerno. Hindi lang yung opisina mo, Senator Rafi Tulfo, yung dapat maging maganda dyan. Lahat kayo dyan sa gobyerno, dapat maging maayos. Kaya, huwag mong tirahin ng tirahin yung departamento ng iba. Pa rin po dun sa, sorry po, medyo nagtumalo. Yes, Panyero. Regarding po dun sa cyber libel po. Kasi, meron pong grupo dito na gumagawa po ng mga parody song na patungkol po kay Artino. Ang tanong po nila at ang concern ano po, nila, ano po? May mga grupo po kasi dito na gumagawa po ng parody. If you're parody, yes. Parody song po. So, yung parody song po yun, patungkol po kay RT. Ngayon, kay Senator Rafi Tulfo, RT ako na RT. So, ang question po nila is, pwede po ba silang makasuhan kung gumagawa po sila na isang parody? I don't think, basta hindi, alam mo, ang kuan kasi sa cyber libel, if it's intent to, ano, na may malis ba? Yung parang, it's really intended to, yung ang purpose mo, walang noble purpose, kundi papahiyain lang siya. Pero if it's to sound him off, parang kung iparealize, if it's meant to, ano, lahat tayo kasi may right of expression. We have a right of speech. If it's only meant na iparating mo sa kanya, sir, public official po kayo, ito dapat ang akto mo dapat. Mm-hmm. No, walang malis doon. Eh. You're in fact helping him to, kasi yun ang perception ng public sa'yo, dapat nga mag-adjust ka, parang ganon. Mm-hmm. So that should be the direction of that sinasabi mo. Mm-hmm. Opo. Walang malice afterthought, aforethought. Malice aforethought. If it's meant to express something, tapos may basis ka naman for ano that. Kasi ang basic kasi diyan in so many jurisprudence, public official should not be onion skinned. Dapat hindi ka ano. At saka, he himself is aware of that. Ilan na bang conviction din niya sa libel? Marami na rin siya. I think one or two conviction din siya. One lang. Mm-hmm. Kaya nga tanong namin, attorney, paano siya nakatakbo with a conviction? Yes. Actually, ang alam ko, naayos lang, naluto lang sa Comelec, na run out of time. Ibig sabihin, hindi na... Oh, ito ha. Very big question nga rin. And a lot of lawyers who knows yung law really find it very puzzling. Paano siya nakatakbo when meron siyang conviction? So, big question here is yung sa Comelec natin. Yung mga tao dyan sa Comelec natin, anong pinaggagawa nyo sa buhay nyo? Bakit nagpapatakbo kayo ng mga taong ganyan? Mga convicted. Ayaw nyo magpatakbo ng mga nuisance candidate, tapos mga convicted people, okay lang, game lang. Kasi may 27 million followers naman. Or idol nyo. Or ano ba, nagawan kayo ng pabor. Ganun ba? Mga tao dito sa Comelec, para kayong mga ano eh.
Oh, ang dami, oh, question. Oh, ba't hindi nyo masagot? Kasi ang sagot nyo na lang, naubusan ng, ano, time? Na nawala sa jurisdiction nyo yung tao na yun. Hindi nyo ba siniscreen yung mga nagpa-file ng candidacy dyan sa inyo? Parang napakasimpli-simpleng background check lang noon, and it's public knowledge. Rafi Tulfo is a very famous personality sa TV. Kilala ng masa. Napatakbo nyo ng ganyan. Diba? Anong nakain yung pare-pareho diyan sa Comelec? Hindi na diinan sa Comelec. Kaya nakalusot. Ako, attorney, very passionate ako nung 2022 election. So I joined this group. I don't know if you've heard of them, Lente. So para si Oh, Lente. Pare- yeah, yeah. Sa ano 'yan, 'di ba? Lente is anti ano 'yan sa election. Apo. Sila mga sila po yung mga group na very exclusive po sa lawyers, law students at saka paralegal. So basically, they provided us training and all the shebang, all the nine yards na alam mo dapat. Yes, about yes, yes. Ngayon, coming up with this story of Rafi Tulfo na na-elect siya despite of his conviction na merong final na judgment from Supreme Court 2019 lang. Mm. So I'm done with my Yeah, I was also aware. Actually, parang isang intestine lang kami ni Rafi. Ay, sorry. Kasi yung lawyer ko, lawyer din niya. Okay po. I don't know if you know Attorney Villamor. Yeah. Alfredo Villamor. He's my lawyer. He's lawyer din niya yan. In fact, si Freddy also appeared in his program recently. Yung yes. RT IA, ano na? Oh, Rafi in Action. Oh. Yes. Oh. So, alam ko yung mga direksyon nila eh. Alam ko naman yung mga direksyon nila. Pero ako lang kasi, parang, I don't know, it's siguro, nasa looban ko lang talaga na, parang, pagka nakakita akong inaapi, parang ako ang tinitira eh. Mm-hmm. Parang umiinit ang ano ko, kung ibubuli ba? Ibubuli yung tao? Yes. Parang, ayun lang, parang because of that, I react. Sometimes, sabi nga ng mga friends ko, pare, dapat pinalusot mo lang. Sabi ko, pare, kawawa naman yun. No? Wala namang umaano doon. Mm-hmm. So, yun lang ang ano ko dyan. Sometimes, yan. Now, sabi ko, kung talagang napasubo, they will have to face it. Di ba? Mm-hmm. But as far as I'm concerned, I have done something good to my fellow men. Mm-hmm. Kagaya nung si Andres Bautista, Kinawawa niya yung asawa niya at there were perceptions na nandaya pa siya. Inano niya yung 2016 election. Marami siyang niluto doon. May mga rumors na yung boto ng isang presidential candidate ay pinataas niya. Binaba niya yung mga boto nila, binay nila, ano. Pero mainit ang dugo ko doon. So, pinailan ko ng impeachment. Kami ni Ferdy to pass you. Naka-bingo naman kami. Pero di ba, attorney, nag-resign daw? Tama po ba? Yung sinasabi nila, nag-resign daw po si Bautista. Yes, because overwhelming na yung, ano, siguradong ma-impeach siya sa... Siguradong ma-ano siya sa Senate eh. Mm-hmm.
Nakaamoy kasi, na kumbaga. Nakaamoy na siya. Kaamoy na. So, he negotiated na he will just tender his resignation. Rather be impeached. Yeah, rather than being, ano, being removed from office. No. So, well, just, ano. Well, so, I think hanggang dyan na lang because we're over an hour and I'm done with my makeup. I don't know if naging helpful or insightful yung mga opinions na shinare ko sa inyo about while watching this live stream broadcast ni na I am Sean Wayne and Mang Temyong. And I think that's it. Let me know what you think about the live stream as well and what you think about this look. This is actually just a very light makeup. It's my light full face makeup. I always go for this look. Muted brown lang, ganyan. For when going to occasions, like let's say formal get-together, party, or an event na guest lang ako, and let's say for weddings, ganyan, pwedeng-pwede tong gantong look na to. And yon, again, I will just share sa description box the list of the products that I've used here. Nakita nyo naman while I'm doing the makeup, and I hope you picked up something. If you have any questions about makeup products, let me know in the comment section below. But in terms of the nalilito pa ako kung kanan o kaliwa. In terms of the video that you've seen here or the video that I've featured here, one thing that I wanted to say sa mga Tulfonatics nga or sa mga fans ni Rafi Tulfo is yun nga, don't think of content creators or itong mga small vloggers na tinatawag itong sina I am Sean Wayne na after sa idol ninyo. They are not after him. They are after you. They are after for more people na ma-convert sa tamang tamang na magkaroon tamang kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay, especially if concerning or if regarding our government. Yun yung objective nila dito. Hindi nila objective si Rafi Tulfo. So if yung idol nyo is doing something na questionable, na medyo foul or talagang foul, then ibibring up talaga nila yun sa inyo. Because si Rafi Tulfo, if nagagawa niya yun sa ibang tao, I'm sure magagawa niya rin yun sa inyo. Maski pa kayo ay follower niya or fan niya, I'm sure may mga instances in life na pwedeng gawin niya rin yun sa inyo. And we don't want that. Especially if you're eyeing him or especially if kinukonsider niyo siya na maging presidente ng Pilipinas, oh my God, mapapahamak tayo pare-pareho. Kaya maniwala kayo doon sa mga taong nag-oobserba sa kanya, doon sa mga taong kinikritisize siya, sa mga maling ginagawa niya. Dahil para na rin naman yun sa kapakanan ninyo, kapakanan nating lahat. And yung masasabi ko naman dun sa mga leaders out there, especially yung mga mag-aspire maging tumakbong presidente or vice president or somebody na most likely eh makakatunggali ni Senator Tulfo in the future pagdating sa botohan or sa eleksyon. Huwag kayong matakot i-point out kung ano yung maling nakikita nyo sa ginagawa ni Rafi Tulfo if talagang iniisip nyo yung kapakanan ng maraming Pilipino. Kasi alam nyo naman kung tama or mali yung mga ginagawa niya or yung mga ginagawa doon sa radio program niya. And kayo na mga leaders
na nandyan sa politics, mas equipped kayo sa mga maraming bagay para mapatunayan sa maraming tao kung ano yung mali at ano yung tama. And kagaya nga nung, this is a piece of advice or insight na shinare sa akin ng someone influential from my younger years na teacher from college, professor nung college, na parang sinabi niya, yung candidate na may pinakamaraming fans or followers or most popular, siya yung most likely dapat mong kabanggain if you're running for the same position. Kasi ang goal mo doon sa pagkakampanya, pag nagkakampanya na kayo, is ma-convert yung mga followers niya para maging followers mo or mga fans mo. So, if you are somebody na may desire maging presidente or maging vice president at makakalaban nyo si Rafi Tulfo, you have 27 million people or followers to convert to your followers. And that's like guaranteed, most likely guaranteed votes for you. So, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot i-criticize. Huwag kayong matakot i-correct kung ano man yung pinupunto ni Senator Rafi Tulfo kapag may mga hearing or may mga sessions kayo dyan sa Senado. Huwag kayong mag-give in or mag, ano yun, bow down sa kanya if sa tingin nyo is hindi na tama yung pinalalabas niyang punto, hindi na tama yung pinalalabas niyang scenario or something. Maski ba preconditioned na yung utak niya, as Senator Villar said, kahit na preconditioned na yung utak niya tungkol sa mga bagay-bagay, all the more na dapat yung i-contest, dapat yung i-contradict to whatever is the right information na dapat malaman ng public, all the more na dapat gawin niyo yun. Cause may 27 million people na nanonood sa inyo na tinitingnan at inaabangan kung mapuprove nyo ba na mali yung pinupunto ng idol nila or hindi. At meron 27 million people na nanonood sa inyo na pwede nyong mabago yung isip, pwede nyong mabadagdagan yung kaalaman para mas maging aware sa mga bagay-bagay na, okay, dapat ganito pala. And hence, mas maaalala nila kayo na kayo yung taong nagbago ng pananaw nila, ng mali nilang iniisip, kayo yon. So, if meron dyan isa sa mga senators out there na may desire maging presidente, because I heard si Rafi Tulfo is aiming for the high seat in the country, which is the presidency or the president position, then you have a lot of work to do. Or ngayon pa lang, simulan nyo na yung pagko-convert ng mga followers. Kasi dun sa mga hearings, dun sa mga kino-comment ni Nakayo, ni Attorney Libayan, nami-mention nila na parang yung mga nakakasabayan ni Rafi Tulfo is parang bumabow down sa kanya, nag-give way sa kanya, pinapalusot siya or pinapalagpas siya because may takot, natatakot silang i-bash sila ng 27 million people or 27 million fans ni Rafi Tulfo. Why not take it as a challenge to convert those 27 people into your followers and your subscribers or your votes? Diba? So, mas, in my observation, if i-compare kayo, Rafi Tulfo and the others, mas meron naman siguro kayong bala kesa kay Senator Rafi Tulfo. Because the way I see it, the way I observed it, ha, Rafi Tulfo only has like what?
his program and his 27 million followers and subscribers. The other senators or the other candidates out there gunning for a position in the government, you have your education, your maybe master's degree, PhD degree, you have your long work experience with the government under your belt, plus yung mga taong ng mga natulungan nyo talaga to back up yourself against just the 27 million followers of Raffy Tulfo in Action or of Senator Raffy Tulfo. I mean, that's all he's got. His 27 million followers. Tanggalin mo yung 27 million followers niya. Ano ba yung qualification ni Raffy Tulfo? Diba? Baka mas mataas pa yung qualification ng next Binibining Pilipinas winner natin or yung next Miss Philippines, Miss Universe Philippines candidate natin kesa kay Raffy Tulfo eh. So, saan ba kayo? Sino yung mas gusto nyong mag-lead ng bansa natin, ng country natin? Basta as for me, nakatatak sa akin yung naging epekto nung strong message na ginawa niya. Nag-suffer yung maraming OFWs natin na dapat papunta ng Kuwait. It only took that issue para sobrang ma-turn off ako kay Raffy Tulfo. And I am all for giving any Filipinos a chance to hold a position in the government, especially if makakatulong siya. Kaya nga yung qualification natin dyan sa mga mayor, senator, or president natin is maluwag eh. It's giving fair chance to all Filipinos. Questionable pa nga kung Filipino si Raffy Tulfo eh. Baka dual citizenship siya, or worse is baka American citizen siya talaga. So ang daming red flags. Ang daming red flags kay Raffy Tulfo. So that's all I can say here with now si Secretary Paras adding up to the people na nakakapansin at nagha-highlight ng mga maling ginagawa at mga masasamang epekto ng maling ginagawa ni Senator Raffy Tulfo. Dumadami yung mga taong nagpo-point out, and I think it's about time na ngayon pa lang kilalanin na natin yung mga gustong umupo sa posisyon sa gobyerno natin. It's about time. Because in this day and age, dapat mas maraming tao or mas maraming Pilipino yung mas natututo na sa dami ng mga naging presidente na natin over the years. Diba? Mas dapat natututo na tayo. Mas lagi nating complain kada election na lang na yung mga kalidad kasi ng mga botante natin hindi maayos. Well, then ngayon pa lang, simulan na natin ayusin. Ikaw mismo, kung botante ka, ayusin mo na yung sarili mo. Okay? So, I think that's all I have to say. Yan ang reaction ng inyong maarteng mamamayan. Thank you for watching. Comment on the comment section if you want to express your own opinion, then please do so. My comment section is a free wall for you. Again, thank you for watching Miss Art Channel. Have a good life. Smile always. Bye-bye.